alam nyo guys, akala siguro ng iba, pagka nang da-down sila, or nang mamaliit ng isang tao, or ng ibang tao, ikakaangat lang ng buhay nila yun. Hindi nila alam na kahit anong pagkukursige nila, once nang mamaliit ka, at nang da-down ka ng ibang tao, hindi ka aangat. Totoo yan. Kasi, syempre, yung ano mo is puro negative energy, puro negative thoughts, puro negative laban sa ibang tao. So, mahihirapan ka talaga kahit anong gawin mo. Kahit sa tingin mo panalo ka na kasi lumagpak na yung taong siniraan mo or inapi mo or inalipusta mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung talo. Kasi kahit anong pagpuporsige mo, once na ganun nga, nang maliit ka ng maliit ng ibang tao. Ingit ka, selos ka, lahat-lahat ng yun. Pag nasobra-sobrahan nyo, hindi ka talaga niyan dadalhin sa maganda. Kakapahamak mo talaga yan. So, okay lang naman. Lahat naman tayo nakakaramdam ng selos, ng ingit sa ibang tao. Normal yun, guys. Pero sana, huwag natin yung gamitin para mang-down ng ibang tao or mang-maliit ng ibang tao dahil sa ingit at selos natin. Instead, gamitin natin yung ingit at jealousy para mas magpursige tayo sa buhay. Alam naman natin na wala naman talagang madali sa mundong to. Kahit ano pang tahakin natin, kahit ano pang larangan yan, mahirap naman talaga sa umpisa at walang straight na daan para sa tagumpay or shortcut. Lahat naman talaga pinaghihirapan. So, mas maganda kapag naiinggit ka, gamitin mo sa tama. Parang gawin mong inspiration, ganun. Motivation. Hindi yung naiinggit ka, sisiraan mo na siya. Tapos hanggang sa wala rin naman nangyari sa buhay mo. Ganun. So, di ba? Kaya nakakaloka yung mga tao na sobrang sa sarili. Yung sobrang taas ng tingin sa sarili, tapos ang hilig mong maliit ng ibang tao. So, promise guys, hindi yan masaya. Gustahan pa tayo. Ang lungkot-lungkot ng kalooban yan. Maniwala kayo. Kasi nga, punang-puno ng inggit at ng sakit yung puso niya, yung utak niya, ganun yun. Ako, kahit sabi ng marami nang sumira sa akin, kahit naman papano, binibless pa rin naman ako ni Lord. Pero pilit ko naman nilalabanan. Alam nyo, sobrang hirap kalabanin ng mental health. Pero, alam nyo, sobrang linalabanan ko yun. Kasi, tawag na ito, gusto ko kahit papano maging maayos yung buhay ko. Oo, minsan, nakakapagpatol tayo sa mga nang babash natin, sa mga taong nang dadaon sa atin. Normal lang talaga yun na minsan makakapatol na tayo or papatulan na natin sila. Kasi syempre tao lang naman tayo, nakakaramdam tayo ng galit, ng inis, ng basta lahat yun. Pero huwag pa rin tayong magpadala sa ganun. Kontrolin pa rin natin yung sarili natin. Ika nga yan, nasa atin pa rin kung paano tayo magre-react sa paligid natin at sa mga taong masasama yung trato sa atin. Ganun. So, kaya laban lang guys. Kahit maliitin tayo, kahit i-down tayo, kahit dalhin tayo sa kabababaan, lumaban tayo ng patas, ganon. So, yan lang naman. Kasi, bandang huli, kung hindi man tayo yumaman ng sobrang daming pera, at least yung kalooban natin masaya. May peace of mind tayo, masaya yung puso natin. Siguro isa na yun sa pinakakayamanan. Kung wala kayong kayamanan na pera or material na bagay, pero yung mayroon kang katahimikan sa puso mo at peace of mind, isang napakalaking bagay na nun. Di ba? Agree ba kayo or not? So, comment down below. So, yun lamang guys. Maraming